Mapayapang hapon, Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at nanonood sa RHTV, lalo na sa mga kasamahan nating alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Madalas nating marinig ang kasabihang, "It's never too late to start." Pero maganda man itong pakinggan, tila mahirap naman itong gawin at panindigan. Dahil habang tumatanda tayo, natural lang na mas natatakot tayong magkamali at lalo na ang mabigo. Which is why a lot of people would rather stay in their comfort zones than to take a risk and fail in a new endeavor. Subalit, para sa ating panauhin sa hapong ito, hindi naging balakid ang paglipas ng panahon para muli niyang balikan ang isang bagay na natutunan niyang mahalin noong kanyang kabataan. At mula sa pagiging libangan, lalong lumalim at lumawak ang kanyang interes sa sining biswal. Hanggang sa maging ikalawang propesyon na niya, sa ngayon ang pagpipinta. Kaya't huwag kayong aalis kalahating oras ng masayang kwentuhan ang naghihintay sa ating lahat kasama ang visual artist na si Celeste Lecaroz. Dito lamang sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Isinilang noong 1971, ang pintor na si Celeste Lecaroz ay nagtapos ng AB Social Science mula sa Ateneo de Manila University noong 1993. Bago niya tinahak ang landas ng pagiging alagad ng sining, nagtrabaho muna siya bilang Research Associate para sa AIM Washington CSIP Policy Center at naging news anchor ng programang Stock Market Live ng Sarimanok News Network na ngayon ay kilala bilang ANC. Matapos ikasal sa abogadong si Marvin Aceron noong 1998, inilaan niya ang kanyang panahon para sa kanyang asawa at apat na anak. Taong 2015, nang balikan niya ang kanyang interes sa sining biswal na nakahiligan niya nung kanyang kabataan, nagsimula siya sa pamamagitan ng pagkukulay ng adult coloring books na agad nakakuha ng atensyon mula sa Instagram at Facebook users. Nagsimula siyang magbigay ng mga workshops kung saan ibinahagi niya sa publiko ang kanyang kakaibang coloring techniques. Di naglaon, inorganisa niya ang Over Coffee Coloring Activity kung saan nabigyan ng pagkakataong magkakilala at sama-samang magkulay ang mga adult coloring enthusiasts sa loob at labas ng Kamaynilaan. Noong 2016, dumalo siya sa isang art workshop sa ilalim ni Professor Yasmin Almonte ng UP College of Fine Arts na nagbigay sa kanya ng kumpiyansang magpinta sa canvas. Gamit ang iba't ibang medium tulad ng watercolor, color pencils, gouache, pastel, acrylic at oil, nakilala si Celeste sa kanyang mga portraiture gamit ang istilong spontaneous realism. Itinanghal niya ang kanyang unang one-woman show, ang Spontarealismus, sa Gateway Gallery noong May 2018. Nakasama na rin siya sa iba't ibang group show sa loob at labas ng Pilipinas mula na noong 2016. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art to Art sa visual artist na si Celeste Lecaroz. Magandang hapon, Ces, and welcome to Art to Art. Magandang hapon, Miss Lisa. You know, last month, naging panauhin namin dito ang iyong asawa, si Attorney Marvin Aceron. At pinag-usapan namin yung inyong publishing house, which is San Anselmo Press. Right? Oo. Tapos, at that time ata, you were not feeling so well, no? Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. So, hindi ka nakapunta dito sa studio, which was also very good for us now na meron kang episode all to yourself. Wow. Sa pagiging isang visual artist naman. So, you combine being a publisher and being a visual artist. Mm-hmm. So, let's focus on you being a painter. I mean, I just can't take my eyes off your two paintings here at the back. Na sinabi mo nga, don't touch kasi chok. Wow! Bawal matching. Anyway, gaano ka kaaga nagsimula magpinta? 2016.
2016 lang. Nakakatuwa nga kasi bago ako napadpad dito sa larangan ng sining visual, sabihin na natin, colorista talaga ako. Meaning, ibig sabihin, hobby ko lang ang magkulay sa coloring book. Na nagkataon naman, madami coloring pala. Coloring book? As in coloring hindi book, canvas, ha? Hindi canvas, hindi pastel paper, nothing artist grade. Coloring book. Okay. Pero nung mga panahon na yon, ano yun eh, sikat yun sa buong mundo. Ito yung parang anti-stress, yes, na, you know, magko-coloring ka mismo sa mga adult coloring adult books. Adult coloring books, so, yes. Okay. Yun yung, ano, yung category. Mm-hmm. At in fact, sabihin na natin sa Amazon or sa yung mga online bookstores, mm-hmm, number one talaga nung mga panahon na yon ay coloring books. Mm-hmm. Ang bestsellers nila. Mm-hmm. Ngayon, mga isang taon din ako na parang sabihin na natin lumawak at nagkaroon ako ng panahon para ma yung aking pasyensya ay ma-stretch. Mm-hmm. So, kaya, parang isang buwan ka nag-training. Pero hindi lang isang buwan, isang taon. Opo. Isang taon ka nag-training. Isang taon. Eh, nakakatuwa naman dahil meron nga akong support group, no? Na hindi ko naman binuo, pero nagkataon lang na naging magkakaibigan kami. At mula doon, nagkaroon ako ng, may nakilala ko mula sa mga company like Faber-Castell, na natuwa rin na tinanong nila ako kung gusto kong mag-demo, ganyan. So, nagkaroon din ako ng oportunidad na ipakita yung mga gawain ko na colored lang sa pamamagitan ng mga exhibitions, sa malls or sa museums. Pero hindi dun tumigil eh. Kasi nagkataon na isa dun sa mga colorista gustong sumama sa isang workshop. Gustong lumahok sa isang workshop na sa 3-day workshop lang on pure art, mainstream art. So doon ako na hikayat na magsubok ng ibang medium maliban sa colored pencil. Okay. So that was in 2016. Pero did you dabble sa pagpipinta nung bata ka? Nung bata ako, art classes, which is doon lang sa subject ng art. Na malaking bagay pala. Hindi ko inisip na ngayon, no? On hindsight, iniisip ko na lang na talagang gusto ko pala yung mga guro ko noon. Talagang yung mga art contests na pinipili ako para sumalit, mag-represent sa klase namin o sa school namin. Kahit natatalo ako noon, hindi ako nananalo. mahalaga pala yun. Dahil unti-unti kahit papaano, doon pinapakita kung ano ako, ano yung meron sa akin na pwede kong ibigay sa iba, na naiiba. Okay. Ngayon, dahil nga gano'n, naisip ko, dahil din sa aking coloring, no, nung mga panahon, nung 2016, sabi ko, siguro kaya ko. And malaking bagay din kasi na yung nakakatapos ako ng 2 pahina ng coloring book na matapos ko yon in 2-3 days. So sabi ko, malaking bagay na na-stretch ko yung patience ko. So ngayon, hindi na mahirap sa akin na isipin na matatapos ko ang isang painting. Mamaya 2, mamaya malaki na. Hanggang sa malalaki na talaga yung nagagawa ko ngayon. Okay. At hindi na coloring book. Hindi na coloring book, hindi na colored pencils. Hindi na ang colored ginagamit, pencil. Iba-iba na. Iba-iba na. Pero ano yung paborito mo? 2 ngayon ang mediums ko na doon ako nakikilala, sabihin na natin. Ang isa ay acrylic na water-based medium. At ang isa ay chalk pastels, soft pastels. Yes. Na both are artist grade, meaning professional materials ito. Hindi ito katulad ng mga pastel na ginagamit sa eskwelahan. Yes. Nakikita ko naman, chalk pastel yung ginamit mo dito sa paintings na nasa studio ngayon. That's correct. No? Kasi may isa rin na mas familiar ang ating mga manonood, which is oil pastel. Bata pa lang tayo, alam na natin yan. Kasi sa mga art classes, pinapagamit sa atin ng mga teachers yan. Pero, naiintindihan ko ngayon na hindi pala siya considered na
in the mainstream mm-hmm. na fine art. Mm-hmm. Kailangan kasi, habang pinag-aaralan ko itong sining, no, na iniintindi ko rin kung anong level, mm-hmm. anong level, ano, mm-hmm. ano yung mga gamit na mm-hmm. Dapat kong gamitin para magtagal yung mga mm-hmm. ginagawa ko at mm-hmm. mas mabigyan ng ano, pansin mm-hmm. din. Mm-hmm. Okay. So from art classes nung bata ka, mm-hmm. Hindi ka naman pumasok sa fine arts sa kolehiyo. You took up social sciences in college. And then you began your career mm-hmm. as a researcher and business anchor for a cable news program. Mm-hmm. During that time, wala ka talagang hilig sa sining o sa pagpipinta during na. Those times? Meron na. Ah, meron na. Kasi okay. Bata ka pa, iniisip mm-hmm. mo, saan ka magaling, no? Mm-hmm. So, at that time, student leader din ako. Mm-hmm. Pero sabi ko, yung akin lang, yung kakayahan ko, alam ko, magaling akong gumuhit. Mm-hmm. Lalo na mukha. Mm-hmm. So, kasama nga rin ngayon ako sa Portrait Artist Society of the Philippines. Mm-hmm. Okay. Isa ako sa directors. But anyway, pagbalik dun sa ano, kinukwento ko, yun nga, yung mga mukha ang gusto kong ginuguhit. So, sabi ko sa mga magulang ko, gusto ko mag-fine arts. Mm-hmm. And sabi nila, at siguro hindi na kasi way ang palad, mm-hmm. hindi na. Pero nung panahon na yon, nung sinabi nila na mas maganda siguro kung iba na lang ang ano mo, ang kunin mong kurso. Masunurin kasi akong bata, so mm-hmm. sumunod ako. So, nakapasok ako sa Ateneo de Manila mm-hmm. at walang fine arts doon. So, hindi mm-hmm. ako makaka-shift basta. Mm-hmm. So, yung panahon na yon, alam ko lang na ginagawa ko yung tama. Mm-hmm. So, kinalimutan ko na yung fine arts. Mm-hmm. Hanggang nga sa itong pagkakakilala ko sa sining ngayon, no, sa mga nakakasalamuha ko, yun pala, madami pala rin ang nagtuloy-tuloy nang wala namang background sa fine arts. Mm. At marami rin na may background sa fine arts, pero hindi sila nagtuloy-tuloy, sa ganitong profesyon. Mm-hmm. So, na-imagine mo ba at that time na magiging seryoso kang, professional visual artist and it would be your career may at takot. That time? May takot. Okay. Mm-hmm. Hindi nawala yun. Kasi mm-hmm. sabi ko, titingnan ko lang kung ano yung meron doon, anong matuturo nila, pero baka rin hindi ko kaya. Pero gusto ko, masaya. Eh. Mm-hmm. Masaya akong gumuguhit mm-hmm. o humahawak ng mga mm-hmm. art materials. Mm-hmm. Pero yun, may takot. Mm-hmm. At ang nakakapagtaka, now that I'm pushing 50, mm-hmm. Sabi ko, wala nang takot. Mm-hmm. Wala nang takot, oo. Hindi ganon. Uh-huh. Parang, uh-huh. okay na, kalahati na ng buhay ko halos, tapos na. Ano pa bang mm-hmm. mawawala sa akin? Mm-hmm. No, nagpalaki na ako ng mga bata. I have four mm-hmm. kids. Mm-hmm. Masaya na kami. And, you know, pwedeng wala lahat to. Mm-hmm. Pero nandyan. Mm-hmm. So, gusto kong tumaya. Mm-hmm. So, anyway, ano bang hinihingi sa akin? Panahon. Mm-hmm. Yes. Yung talent nandyan, kailangan ko lang konting i-sharpen pa. Mm-hmm. Pero nandyan lahat ng opportunities mm-hmm. kung gusto kong matuto. No? Mm-hmm. Mm-hmm. At hindi pala ako mahirap turuan. Uh-huh. Okay. Pwede pala akong matuto pa. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi ano rin yun, parang mental exercise din na mag-aral mm-hmm. at this age. Mm-hmm. Ang ganda nga ng sinabi nyo ng mm-hmm. introduction mm-hmm. na pwedeng wala na, mm-hmm. pwedeng iba na lang, or to remain in the comfort zone. Mm-hmm. Pero hindi mm-hmm. Parang gusto kong sumubok at sumabak. Uh-huh. Speaking about comfort zone, but what drew you to do adult coloring in the first place? Maganda yan. At personal. Mm-hmm. Mm-hmm. It became a fad, no? It's uh-oh. Not the fad. Mm, it fact, wasn't the fad. No, uh-oh. Hindi ako faddish eh. Hindi ako nagtititingin. It was actually a very low moment. Isang talagang mababang punto ng buhay ko. Mm-hmm. Siguro I also went through some sort of depression. Mm-hmm. Na hindi naman siguro clinical, pero naghanap talaga ako. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung punto na sumigaw na ako, mm. na walang nakakarinig, pero mm-hmm. sinabi ko, para saan? Mm. Anong pwede kong ibigay? Kasi
gusto kong magtrabaho. Hindi, not so much na para kumita, but gusto kong may maubos yung sarili ko for something. And hindi naman sa wala akong ginagawa. Madami pa rin. Nagbe-bake ako, meron akong mga kaibigan, pero for some reason, up to this point, yun yung pinakamababang punto sa buhay ko. Naalala nga ng kaibigan ko, pinapaalala niya sa akin ngayon. Sabi niya, Celeste, alam mo, naalala mo, sabi mo noon, you want something that will consume you. And talagang ibibigay pag hiniling mo. Okay. So, yun yung gusto kong ibahagi. Dahil, hindi dahil nandun tayo sa mababang punto, hanggang dun lang tayo. Okay. And ngayon, yung mga tao sasabihin nila, kaya mo yan. Wow, ang galing. Nagagawa mo yan. Kung alam lang nila. Yung akala ko na hindi ko kaya. Kung saan nanggaling at kung yung pinanggalingan niya. You organized over coffee coloring. Na it was an activity na naging instant hit sa mga adult coloring enthusiasts, no? Did you want to... Yun, ang nag-motivate ba sa'yo is to help other people at that time? Panahon na yun, malakas yung energy na magbahagi. Kaya ang isa doon, yung social aspect nung pagiging creative namin. So, grupo kami at the same time, hindi kami ganun co-organized. Tapos, yun na nga. Siguro, on the leadership level yung akin, no? Kasi gusto kong mamuno. At the same time, hindi naman magturo-turo na ganyan. Ang pamumuno sa akin is, ako gagawa. Or umpisang kong gawin, sunod kayong lahat. Okay. Ganun. I mean, tulong-tulong tayo. Ganun. So, ganun. Nagkaroon kami ng ideas, pero sabi namin, magkita-kita tayo. Paano tayo magkikita? O, siguro may mag-demo, may magturo. Wala naman sa ating formal instructor. So, magkape na lang tayo. Tapos magkulay na lang tayo. O, tawagin natin over coffee coloring. Saan natin gagawin? Huwag na tayong magbayad ng venue. O, sige, ako maghahanap ng venue natin. Dun sa libre. Okay. Pero, yun. Kaya ang maganda dun kasi lahat kami may hinahanap. Lahat kami. At tama ka, nung nabanggit mo na stress relief, reliever yung ganon. Nagkasama-sama kami, masaya, walang pressure, walang politics, kung sino dapat ang ganito, ang ganyan. Maganda nangyari. Well, therapy, di ba? Parang therapy na. Mismo. And it's something that you really enjoy. Okay. Pero at what point na... after, you know, your coloring hobby became parang you wanted to take it to the next level naman. Meron bang nag-motivate sa'yo? After coloring, ang masasabi ko, yung isang, madami actually, madaming nag-motivate sa akin. Nakita ko yung isang artist na kung paano niya binuo ang mukha sa malaking-malaking canvas, siguro mga 6 by 5 feet. On video, pinanood ko siya, binuo niya spontaneously. Hindi yun yung pinakita ko ngayon, pero yun yung isa kong signature body of work. Yung spontaneous realism. Na siya yung nag-coin, ang pangalan niya ay si Voka. Isa siyang Austrian artist. Simula nung nakita ko yung video na yun, at yung iba pang videos niya, sabi ko, kaya ko yan. Tapos sabi nila, sa isip-isip ko, but I'm an untrained, unschooled painter. Wala akong training. Hindi, kaya ko yun eh. Kaya ko yun, canvas lang kailangan sa kapintura. Okay. Ginawa ko lang, gawa lang ako ng gawa. Hanggat sa naisip ko, ito na. Kailangan ko lang i-motivate sarili ko. Pero kahit hindi ko i-motivate, gusto ko talaga gawin. At habang lumalabas yung mga mukha sa aking canvas, one face after another, naiyak na lang talaga ako. Minsan nga, kasama ko yung anak kong babae na magaling din. Meron din, she has the eye. Kumakain kami. Umaga, walang laman yung canvas.
nung dinner time, nung hapunan, sabi niya sa akin, Nanay, andun yung canvas kasi wala kaming space eh. So, nandun sa dining area nakasabit. Nanay, that's really good. Sabi niya, kaya mo pala. I'm going to cry, sabi niya. She was what? 14 years old then. Natouch ko yung puso niya. Pati ako umiyak na rin. Sabi ko, anak, hindi ko alam talaga kaya ko pala. So, ang ganda. Okay. Ang ganda, yung ganung journey. Yung ganung mga karanasan, no? With my family. Nag-iba kami lahat, no? Tapos, doon namin nakita na kanya-kanya kaming talents, no? Unti-unti. Pero sila naman talagang talented na sila. Naririnig ko na silang tumugtog ng piano, yung mga instruments na gusto lang tugtugin. Pero ako yung nanay na, ano yung akin? Ano yung kaya ko? Siguro nung nakita nila na kaya ko palang gumawa, nagkaroon pa sila ng ibang confidence sa sarili din nila. I hope. Wow. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang visual artist na si Celeste Lecaroz. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa teatro, bilang unang handog ng kanilang 33rd season, muling ibinabalik ng tanghalang Pilipino ang steampunk musical na Mabining Mandirigma. Batay sa kwento ni Dr. Nicanor Tingson at sa direksyon ni Chris Milliado, mapapanood August 16, 17, 18, 23, August 24, 25, August 28, 29, 30 at August 31 at September 1 sa tanghalang Aurelio Tolentino ng Cultural Center of the Philippines. Ang musical ay nagbibigay pugay sa intellectual heroism ni Apolinario Mabini na naging advisor, cabinet president at unang foreign minister ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Gumaganap sa mga pangunahing papel sina Monique Wilson bilang Mabini at sina Arman Ferrer at David Ezra bilang Aguinaldo. Para sa ticket, bumisita sa website ticketworld.com.ph or tumawag 891-9999. Sa musika, itatanghal ng UP Symphony Orchestra sa pamumuno ni music director na si Josefino Chino Toledo ang concert na pinamagatang Symphonic Superheroes August 31, alas 7 ng gabi sa Abelardo Hall Auditorium ng UP College of Music, UP Diliman, Quezon City. Panauhin ang pianistang si Albert Tiu. Nakatuon ang concert sa temang legendary characters at tampok ang mga kaukulang pyesa. Ang Ilocano epic ni Lam Ang ni Paharo, ang Valkyries ni Norse mythology ni Wagner, Prometheus ng Greek mythology ni Beethoven, ang mga biblical characters na sina Samson at Delilah ni Sam Sansa at Don Juan ni Chopin at maging mga ifugao chants ni Salvati. Para sa ticket, tumawag 926-0026 or 981-8500 local 2629. Sa Sining Biswal, magbubukas ang panibagong exhibit ng visual artist at poet na si Maxine Sihuko August 12 sa Art Lab Atelier Cesar at John Marie Sihuko. Pinamagatang My Inner Sanctum, ang exhibit ay nagtatampok ng mga obrang batay sa mga temang pag-ibig, pangarap at pagnanasa. Makikita ito hanggang September 15. Matatagpuan ang Art Lab sa number 327 Country Club Drive, Ayala Alabang Village, Muntinlupa City. Para mag-schedule ng pagbisita sa exhibit, tumawag 0917-534-0779 o mag-email artlabmanila@gmail.com or sihukoart@gmail.com or bumisita sa Facebook page na Art Lab Manila. Usapang sining at kultura para sa lahat, kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuja. Art to Art. Kasama pa rin natin ang visual artist at book publisher na si Celeste Lecaroz. Ces, bilang pintor and earlier, no, before the commercial break, you mentioned yung iyong style ay is called spontaneous realism. So pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung ano yung mga katangian ng estilong ito and paano ang iyong creative process?
Spontaneous realism, totoo pa rin yung hugis ng mukha mm-hmm. or hugis ng figura mm-hmm. dun sa actual reference na pinipinta namin. Kasi may mga, as a realist, no, ang ginagawa namin, meron kaming either live model or photographs, mm-hmm. mga litrato, na yun yung ipinipinta namin. Ngayon, sa spontaneous realism, ang napansin ko rin kay Voca ay yung figure nung imahe ay ano pa rin, yun pa rin mismo. Mm-hmm. Hindi nagiging cartoon mm-hmm. o hindi nag-iiba yung ano, nagiging abstract. Mm-hmm. But una, spontaneous siya, mm-hmm. meaning ilang oras lang ginagawa, mm-hmm. kahit malaking-malaki siya. Pangalawa, iba ang kulay. Mm. And yung kulay na yon, personal. Mm. Kada gawa ko, iba yung lumalabas. Mm. So, para sa akin, hindi rin aral. Mm-hmm. Gusto ko rin idagdag yon. Mm-hmm. Hindi lang dahil hindi ako fine arts student, mm-hmm. pero hindi ko rin pinag-aralan, hindi ako gumagawa ng studies mm-hmm. bago ko ipinta. Mm-hmm. It's really unang sabak. So it's very raw. Mm-hmm. Hindi masyadong pinag-aralan. Mm-hmm. May mga kailangan, unlike kunwari, iba-iba do. Kunwari, meron akong nararamdaman na energy sa oras na yan. Mm-hmm. Dun sa mga umpisa kong mga gawa, si Mother Teresa, nung canonization niya, mm-hmm. yung energy nung pagdeklara sa kanya bilang santo, mm-hmm. Nararamdaman ko, pinapanood ko sa TV, at habang pinapanood ko, pinipinta ko rin mm-hmm. yung nararamdaman ko. So, it's energy, mm-hmm. no? At saka, yun, personal colors. May iba naman, kunwari, mga commissions, mm-hmm. commission works, hindi ko kilala yung tao, mm-hmm. but gusto ko pa rin kung ano yung nararamdaman ko. Mm-hmm. So, humihingi ako ng kwento tungkol sa kanila. Mm-hmm. So, kahit papano, kahit hindi ko sila kilala, may personal connection pa rin ako. Mm-hmm. Tapos, meron pa rin akong kailangang kamukha pa rin. Mm-hmm. So, meron akong ways to correct pa rin mm-hmm. the image para, okay. syempre, matuwa pa rin sila na uh-huh. sila yon. Okay. And it was exactly a year ago when you released naman the copyright of two portraits that you made. Yung isa ay of President Manuel L. Quezon, uh-huh. and the other was of President Corazon Aquino. That's correct. Uh-huh. And it was to celebrate Quezon's birthday on August 19 and Ninoy Aquino Day on August 21. That's so basically, correct. You've allowed anyone to make use of these artworks for free. Aha, uh-huh. Totoo. So bakit mo ginawa to? Malaking bagay kasi sa aming mga artists na maintindihan pa rin, mm-hmm. tuloy-tuloy pa rin nating iniintindi kung bakit ba, ano bang mga dahilan, bakit natin ginagawa ito. Ayan. So ayoko maging balakid kahit kanino, mm-hmm. yung mga usapin ng copyrights, mm-hmm. ganyan. But at the same time, kailangan may respeto pa rin sa gumawa. Mm-hmm. So anong magagawa ko? Una, hindi ko dapat basta kukunin ang mga mm-hmm. gawa ng iba. Pangalawa, kailangan may attribution. Kung mm-hmm. hindi akin yung photograph or hindi akin yung kahit ipopost ko sa Facebook, kailangan sasabihin ko kung kanino yon, no? So, personal, ano ka yan? And then, mayroon mga 10% royalty pag gumagamit ako, no? Mm-hmm. Pero at the same time, yung iba, hindi rin nila kaya yon or gusto nilang, kailangan lang nila ng image, pero kailangan pa rin ipaalam, no? Mm-hmm. Kahit ibinigay ko yung copyright. So, sabi mm-hmm. ko, sige, ibahagi ko. Gusto ko yung gawa ko, maramdaman din ng ibang tao na binabahagi ko sa ibang paraan. Hindi lang sa pagpo-post mm-hmm. o pagbibenta sa kanila. Ang ganda ng nangyari, Miss Lisa, kasi mm-hmm. may tumawag sa akin makatapos ng ilang buwan. Sabi niya, gumagawa ako ng libro. It's a personal endeavor. Ako rin ang gagastos para sa publishing, pero gusto ko pong hiramin yung larawan nyo, yung painting nyo ni former President Corazon Aquino mm-hmm. para gawing cover mm-hmm. para sa libro ko. Mm-hmm. Tingnan nyo,
wala namang financial reward yon. Mm-hmm. Hindi naman ako babayaran for that. Pero napakalaki, mas malaki pa sa kahit anong ibabayad sa akin. Yung ganong tulong, mm-hmm. yung ganong collaboration. Mm-hmm. Yan pa. Okay. So, meron bang mga condition para gamitin itong mga artwork? Una, ipaalam pa rin sa akin. Mm-hmm. Mas maganda kung ang maibigay ko ay yung high resolution. Mm-hmm. Para kung ipupublish nila, ipiprint nila, mas maganda yung resolution mm-hmm. sa papel. At saka, yung attribution po. Kailangan mm-hmm. nilang sabihin kung na ako yung artist. Mm-hmm. Mm-hmm. Yan lang. Okay. Pwede mong ikwento sa amin yung the paintings behind you. Mm-hmm. You know, how you conceptualized it mm-hmm. And how you created them. Okay. Ang ganda na itong opportunity na itong mm-hmm. program nyo kasi kaka-open lang ng show namin mm-hmm. kahapon. Mm-hmm. At ito nga yung Pastel Puro. At first time na nag-launch ako ng show mm-hmm. ng on purong-purong pastel. Mm-hmm. So, ang pastel, para sa akin, hindi siya ganung kakilala as oil or acrylic. Mm-hmm. No? In the mainstream arts community. Mm-hmm. Pero, para sa akin, siya yung purong-puro. Mm-hmm. Kasi yan yung pigment, pare-parehong pigments lang ang ginagamit with this at saka yung ibang medium. Pero ito, hindi nahaluan ng oil, ng ibang mm-hmm. binders. Mm-hmm. So, ang ganda ang tingkad ng mga kulay. Mm-hmm. Ngayon, first time kong ginawa to, ang kasama ko sa show, mai-plug na rin, ay si Gary Carabio, isang uh-huh. artist based sa Florida, mm-hmm. Filipino artist. Mm-hmm. So, back-to-back yung show namin. Mm-hmm. Naisipan namin na ang aming tema ay figura. Mm-hmm. Yan. Ngayon, ang aking ginawa, nag-shoot kami sa Intramuros. Mm-hmm. Kumuha ako ng dalawang models. Sinabi ko sa kanila, alam nyo, ang gusto ko dito sa ating shoot ay lumabas ay sisterhood. Mm-hmm. Itong bond, special bond between women. Mm-hmm. Yun lang, simpleng-simple. Mm-hmm. So, ako yung nag-conceptualize ng shoot, yung poses, yung ilaw, yung kwento. Mm-hmm. At yan ang lumabas, nakakatuwa. Mm-hmm. Ito ay sa malapit sa Fort Santiago mm-hmm. na, dun yes. sa tulay doon. Oo, dinadaanan ng lahat uh-oh. Para pumasok sa Fort Santiago. Tama. At uh-oh. Bandang dapit hapon na to, palubog mm-hmm. ng araw. Ito naman ay sa may Barbaras, sa loob mismo ng Barbaras mm-hmm. okay. Restaurant sa Intramuros. Mm-hmm. Mm-hmm. At ito naman, sila ay parang... Mas mukhang masarap ang kwentuhan nila. Kwentuhang, yun na nga, parang uh-huh. sabi nga ng anak kong lalaki, uh-huh. sabi niya, chismisan yan eh. Chismisan niya. Pero ganun, uh-huh. masayang balitaktakan. So ongoing ang exhibit po ngayon? Ongoing. Saan? For 2 weeks. Okay. Punta kayo. Yes. I-plug mo na rin. Sige. Uh-huh. Sa Gallery Y. Mm-hmm. Ito ay sa SM Mega Mall, sa fourth level, dun sa tinatawag nilang Art Walk. Okay. Okay. Also, pag-usapan naman natin yung San Anselmo Press. Mm-hmm. you know, nabanggit nga kanina na you are president ng San Anselmo mm-hmm. Press. Mm-hmm. So, ano yung mga tungkulin mo dito? What are your day-to-day tasks? How much time does that leave you for sa iyong pagpipinta? Mm-hmm. Actually, parang ang nangyayari dyan, consultancy yung aking main task sa okay. San Anselmo. So, kasi sa aming mag-asawa, sa amin ni Marvin, ako yung pictures, siya yung words. So, okay. talagang... So, perfect partnership. Oh, perfect. Baby niya rin talaga yan, uh-huh. yung San Anselmo. Siya uh-huh. yung nagbigay buhay dyan. Uh-huh. I actually asked him the same question. Bakit nyo naisipang itatag ang San Anselmo Press? Tagal na namin gustong gumawa talaga mm-hmm. ng... pareho kaming mahilig sa libro. Mm-hmm. Pareho kaming mahilig magbasa, no? Mm-hmm. mag-ipon ng mga titles. Mm-hmm. Pero siya, mm-hmm. siya yung mas merong experience na mag-publish. Mm-hmm. College pa lang, talagang meron na siyang track record na publisher. Mm-hmm. Ako naman,
siguro hanggang editorial board lang ako. Nagsusulat din ako at saka eventually naging researcher din ako. Pero hindi ko naisip na talaga magiging manunulat talaga ang aking kabuhayan. Pero nung naisip namin na sige, bigyan natin ng buhay itong San Anselmo, again, it's a creative endeavor more than anything. Hindi ko talaga maaalis sa amin, sa lahat, kahit sa aming mga anak, na yung high namin ay hindi sa kung ano-ano lang. It's really creative. It's really yung paglikha ng mga bagay na wala naman dyan. Pero pag nilikha namin sa pamamagitan ng aming mga salita, kamay, o galaw, ay makakatulong. Okay. So, bukod naman sa ongoing exhibit mo ngayon, meron ka bang iba pang mga bagay na proyekto o bagay na pinag-aabalahan? Opo, medyo nga busy itong magkasunod na buwan eh. So, after my August show, the duo show with Gary Carabio, meron kaming September. So, September yung pangalawa kong solo. Wow! Okay. Sana makadalo kayo. Saan naman ito gaganapin? Manila Pen. This is in collaboration with isang kumpanya. So, hindi ko pa pwedeng masyadong sabihin kung ano yun, pero malalaman niyo po yun. Aabangan natin yan sa September. Salamat. Okay. Meron pa ako sa September, ito pwede ko talagang ipagsabi dahil excited kami. Excited din ako dun, pero okay. Ito rin, ito naman, mga isang taon na naming inaayos to. Kasama ko dito ang Manila Filipino Historical Society with Dr. Bernadita Churchill. Si Dr. Bernadita Churchill, madami siyang koleksyon ng mga lumang larawan ng Pilipinas. Madami from American times, pre-colonial times. Nakakatuwa kasi nahahanap siya kasi historian siya eh. So, nahahanap siya ng mga tao, dinodonate sa kanya madaming mga pictures. So, every now and then, nagkakaroon siya ng exhibit sa National Commission for Culture and the Arts. Pangatlo na po niya itong exhibit, kung hindi ako nagkakamali, all photos. Wow. Ngayon, nagkakilala kami sa Washington, D.C. Nung nagkaroon ako ng exhibit doon. At inanyayahan niya akong gumawa na naman ng back-to-back. So, but unlike Gary Carabio na fellow artist, sabi niya, gawin natin back-to-back yung photographs ko at yung paintings mo. Na magkapareho, I mean, isang tema. So, gagawin ko pa lang yan, lahat yan sa September. So, inaanyayahan ko kayo na dumalo dun sa aming Central and Periphery Exhibit sa National Commission for Culture and the Arts sa Intramuros. Okay, fantastic. And to close, ano yung magiging advice mo sa mga tao na nais nilang i-reinvent ang kanilang sarili? Ang masasabi ko ay huwag matakot. Huwag matakot. At hanapin nila yung talagang magtutulak sa kanila na lumikha. At sabihin ko na hindi ito yung dahil may bibili ng ginagawa mo. Sa tunay na alagad ng sining, hindi yon ang magtutulak sa iyong lumikha. Ang tunay na magtutulak ay yung malalim na paghahangad na gumawa. Gumawa. Hindi natin alam kung maganda o pangit yung gagawin natin, pero kailangan huhugutin natin yun sa loob natin at walang hindi natin dapat ikumpara ang magagawa natin. Basta alam lang natin yung calling na yon sa atin, sa bawat isa. Maraming salamat. Pagdalo mo dito sa amin sa Art to Art. And of course, we wish you all the success ng yung ongoing exhibit and your future exhibits. At sana lumikha ka lang ng lumikha ng lumikha. Thank you so much. Salamat. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa Artista.